paano ako natuto mag-drive ng forklift, outdoor forklift dito sa South Korea bilang isang factory worker. So ito yung forklift na ginagamit namin dito pang outdoor. Yung forklift kasi meron siyang dalawang klase, isang electric at saka isang diesel. So ito, isa isang diesel na kinakargahan. Pero meron din kaming pang electric doon sa may loob ng company. Ito siya. So, bago natin umpisan yung video vlog na ito, huwag mo muna kalimutang i-subscribe itong channel ko at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video vlog na aking gagawin. So ano pang iniintay natin? Let's go! 20 minutes later. So, bilang isang forklift operator, mga kasurpap, napaka-importante syempre na bago mo i-drive itong, bago mo sakyan itong forklift na to, alamin mo muna yung mga basic functions niya para kapag sumakay ka na dito sa forklift na to, alam mo yung gagawin mo at unang-una sa lahat, hindi ka makakadisgrasya ng item at lalong-lalong na ng tao. So, alamin natin yung mga basic lang na functions na alam natin. At disclaimer lang mga kasurpap, hindi tayo masyadong expert pagdating sa mga parts nito. So yung mga basic lang na mga parts nito yung ating babanggitin. Una na dito mga kasurpap, ito yung tinatawag niyang fork. So ito yung ginagamit pang sundot doon sa kukunin natin na paleta o ililit natin. Tapos ito naman yung tinatawag niyang backrest. Kapag ka nailip mo na yung paleta, so isasagad mo yan dyan, dito sasandal yung paleta o yung gamit na ating kinuha gamit itong forklift. And then ito naman yung kanyang tinatawag na mask. At meron din siyang chain dito. So itong chain na to, hindi siya yung katulad nung chain sa mga motor. So ito malaking chain ito, pang forklift talaga siya na chain, lifter chain. Then dito naman tayo sa steering drive wheel. So yung mga sasakyan na natural, ang liko niya dito sa harap, pero yung mga forklift, ang liko niya is nandito sa likod. Hindi kasi pwede dito sa harap gawa ng nandito yung kanyang fork. Tapos dito sa bandang likod naman, ito yung tinatawag na counterweight. So ito ang nagbabalanse ng bigat doon sa kukunin mong paleta or materialis doon sa harap. So nandito lahat ng bigat para hindi umangat itong part ng likod ng forklift. Then meron din siyang ilaw dyan sa signal lights dyan, and then brake light, tapos warning light doon sa gitna. Meron din siya dito fire extinguisher na naka ready palagi. Tapos dito naman masakyan natin, sa ilalim ng manibela nandito yung kanyang ignition switch. Ito, may susi niya. Tapos dito sa gitna yung kanyang ilaw. Ayan. And then yung hazard light niya. Dito naman sa gawing kaliwa, ito yung kanyang atras at abante. Pag pinush mo yan forward, aabante yung forklift. And then reverse naman niya is pag hinila mo siya pababa, atras yung forklift. Ito yung kanyang handbrake. Kapag ka nakapark ka, kailangan naka-handbrake ka. And then kapag ka aandar ka na, ito kailangan mo tong itulak pa abante. Pag ganon. Tapos pag mag-i-stop ka, magpa-park ka, bago ka bumaba ng forklift, kailangan mo tong i-handbrake. Yan, para sigurado na hindi gagalaw yung forklift. Dito naman is yung kanyang ilaw. And then yung
ilaw, and then yung kanyang flasher pakanan, pakaliwa. Tapos sa baba, ito sa baba yung kanyang accelerator, and then brake. And then ito, isang ito, brake din ito, itong purpose na to. Pero usually, ito lang ang ginagamit, brake, and then accelerator. So, meron din siya ditong side mirror, tsaka rear mirror. So, yung side mirror niya magkaliwa, magkabila, left and right yan. So, i-try natin i-start para makita natin yung mga information dito sa kanyang dashboard. Para magamit din natin yung function nito, paipakita ko sa inyo kung ano ang purpose nito. So ito guys, yung purpose nito. Kapag ka ito, hinila mo pa pababang ganon, is kita nyo yung kanyang ano, maangat. Kapag ka ito naman ay pinorward mo, makita nyo yung kanyang port is bumababa siya. So ang purpose nito is tulip tsaka magbaba. And then ito, kapag ito ay tinulak mo, yun, kapag ka ito ay hinila mo, ito to, kung function na to, pag hinila mo yan, kapag pinulak mo naman yan, yan, hihiga siyang ganun. So yung purpose niya is pa ganun. Yung purpose nung kanina is pababa, pataas at pababa. Ito naman dalawa sa gilid, ang purpose nito is para mag wide yung fork niya sa harap and mag narrow. So tingnan natin, itong isang ito, kapag ito tinulak natin, kapag ito naman ay binaba natin, yun. So ang purpose na itong dalawang ito is left and right, to wide the fork at to narrow the fork. Yun mga ka-surepop, yung mga basic function niya. Dito naman makikita natin yung kanyang part, tapos kung yung fork mo is nakaangat siyang ganon or nakababa. And then makikita mo rin dito kung naka-neutral ka, at yung kanya syempre yung speed meter niya, yung kanyang gasoline dito or diesel, at yung kanyang fluid dito sa kanan. Makikita mo rin dito yung tinatakbo niya at kung anong oras na. So yan yung mga function lang dun sa dashboard niya, yung mga information. Okay, so ngayon naman mga ka-surepop, tatry natin kumuha ng paleta para i-transfer natin sa isang side, and then ibabalik din natin sa isang side para makita nyo yung actual na paggamit ng isang outdoor forklift o yung diesel na ginagamit. So tara, tignan natin, subukan natin. We'll be right back.
Yan mga ka-surepop, no? So binalik na natin sa pwesto yung forklift. So yan yung gamit namin, forklift dito. Bilang isa kasing factory worker dito sa Korea, ako hindi ko rin alam mag-drive na itong ganitong outdoor na forklift nung bagong dating ako dito sa South Korea. Kaya lang syempre bilang part ng trabaho natin, lalo na sa lahat ng factory, is ginagamitan ng forklift. So syempre, kailangan nating pag-aralan din kung paano gamitin itong forklift na ito. Yun, ulitin ko po sa inyo mga ka-surepop, yung aking senior ngayon is based lamang sa aking experience na pagdadrive nitong forklift. So syempre, meron tayong kanya-kanya experience kung paano tayo natuto dito. So yung akin, gusto ko lang ibahagi, gusto ko lang i-share. So sana nakatulong itong video na to sa mga gustong mag-aral ng mga basic forklift operator kung paano patakbuhin itong forklift na to. So huwag kayong matakot, kahit malaki itong forklift na to, napakadali lang nitong i-drive, napakadali lang nitong kontrolin. Basta importante, alam mo yung kanyang mga basic parts, yung mga basic functions. So maliit na forklift, malaking forklift, pareho lang yan. Nagkakatalo lang yun sa mga weight na binubuhat nila. Syempre kung mas mabigat yung bubuhatin mong materyales, syempre kailangan ng mas malaking forklift. So hanggang dito na lang mga ka-surepop, at dito ko na rin tatapusin itong video vlog na to. Sa lahat po ng mga subscribers ko na matyagang nanonood sa mga vlog na ina-upload ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta. At sa lahat po ng mga kasama kong EPS at factory worker dito sa South Korea, mag-ingat po tayo palagi sa trabaho. Okay mga ka-surepop, so shout out muna tayo. Shout out po kay Erin Faith Nicolas, at shout out din po kay Ang Kabalyero, kwento ng kababalagan. Shout out din po kay vlog ko. So shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po sa pag-comment yan sa comment section sa aking mga vlog. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, ilapag nyo lang po inyong pangalan dyan sa comment section sa baba. At ilagay nyo na rin kung sakaling nasa ibang bansa kayo para may sama natin sa shoutout sa mga susunod na video natin. So hanggang dito na lang mga ka-surepop. Ingat po kayo palagi and see you on my next vlog. Bye-bye!